Interesado nga daw ang team ng Los Angeles Lakers dito nga sa magaling na gwardiya na ito. Pero bago yan, update muna tayo around the NBA. Kyrie Irving, mga idol, will take free agency meetings nga daw ngayong off-season na at maghanap nga daw siya ng team kung saan mai-spend niya na ang kanyang rest of his career. Sabihin ng mga idol, gusto nang mag-settle neto ni Kyrie Irving sa isang team na lamang. And I think nga mga idol, ang pinakamagandang lugar para kay Kyrie Irving ay walang iba kung hindi dito sa team ng Dallas Mavericks. Silang dalawa ni Luka Doncic. Hindi pa kasi natin nakikita talaga ang kanilang full potential as a duo. Alam naman natin na may mga butas pa ang kanilang team na pwede nga nilang ayusin ngayong off-season. At sinabi nga rin ng team ng Dallas Mavericks ni Mark Cuban, ng owner, na gusto nga daw nilang ibalik si Kyrie. So I think ang magandang move kay Kyrie ay bumalik na lang sa Dallas. Isa pang update nga natin, mga idol, ang team nga daw ng Rockets ay pinaniniwalaan na handang offeran si Fred VanVleet ng 2-year 83 milyon. Halos 40 plus million per year, mga idol, sa isang player na masasabi natin hindi pa all-star caliber player. Yes, magaling at maaasahan itong si Fred VanVleet, pero I think yung mga ganyang klaseng pera, mga idol, yung ganyang kalaki ay para nga sa mga superstar level player lamang. Pero let's see kung anong move ang gagawin ng Rockets dahil marami rin silang player na gustong ang kuwanin. And speaking of player na gustong kuwanin, ang team nga ng Los Angeles Lakers, mga idol, ay may interest dito sa magaling na player na ito. Walang iba kung hindi si Bruce Brown. Yan ang balita ngayong araw, mga idol, ayon nga sa isang Denver Nuggets na reporter. Balita nga dito, the Lakers have significant interest in signing Bruce Brown. At kaya nga daw offera ng team ng Los Angeles Lakers itong si Bruce ng 12.3 million annually. Samantalang ang Nuggets ay kaya lamang ng 7.8 million. So halos 5 million nga ang pagkakaiba, na for sure malaking difference nga dito sa isang role player na pinatunayan nga ang kanyang sarili ngayong season. Maraming nagdududa dito kay Bruce Brown, mga idol, nung sa off-season. At alam nyo ba, ang team ng Dallas Mavericks ay mas pinili si JaVale McGee kesa nga kay Bruce Brown. At ngayon nga pinatunayan na ni Bruce Brown ang kanyang sarili sa buong NBA na siya'y magaling na role player sa pagtulong sa Denver Nuggets na magkampiyon, ay marami na ngang may interest sa kanya, kasama na ang team na kanilang tinalo sa Western Conference Finals na Lakers. Kaso ang problema dyan, mga idol, malaki man ang ma-offer ng Lakers na 12 plus million kesa nga sa Nuggets, ay meron ding ibang mga teams na kaya siyang offera ng mas malaki kesa sa Lakers na may interest sa kanya. Isa na dyan, mga idol, ang team ng New York Knicks. Kapag nga daw hindi nila nakuha si Donte DiVincenzo, ay si Bruce Brown ang kanilang tatarget din. And then ang Rockets, mga idol, isa rin yan sa mga teams na gustong kumuha kay Brown, at parang may unlimited na cap space. Ito ang team ng Rockets, kaya nilang offeran up to 20 plus million itong si Bruce Brown. So 8 million difference kesa sa Lakers. So let's see kung anong magiging desisyon ni Bruce Brown ngayong free agency. Will he take more money or doon nga sa team kung saan kaya niya pang manalo ng championship? Pero kung mapunta ito sa team ng Los Angeles Lakers, mga idol, ay talaga namang napakalaking tulong nito. Isang 3-and-D player, mga idol, na difference maker na maasahan mo nga sa NBA playoffs, lalo na sa finals. At masasagot niya nga rin ang problema ng LA, mga idol, na depensa sa perimeter, pati na rin 3-point shooting. So for sure, big addition na talaga magiging difference maker itong si Bruce Brown sa team ng LA Lakers. So abangan natin kung saang team na ba siya mapupunta next season.